Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayong nalalapit na ang Candidates 2020 na magaganap sa March 15 to April 5 sa Russia, ay magbabalik tanong tayo sa mga natatanging naging laban pa noon sa Candidates. Alam natin na sa Candidates na kung sino ang magcha-champion ay siya ang may karapatang lumaban sa World Chess Champion para sa World Chess Championship. Ayan, so para sa kumpletong detalye ng Candidates 2020 ay makikita nyo ang link sa description below. Okay, so ngayon ang napili nating i-analyze ay sa Candidates Tournament 1959 between former world champion Mikhail Tal versus Super Grandmaster and one of the legendary theoreticians Svetozar Gligorik. Okay, so Tal played d4, Gligorik played knight f6, c4, g6, knight c3, bishop g7, e4, d6, f3, castle. So, F3 ang pinili ni Tal kasi siya ay isang aggressive and attacking player. Okay, so depende yung sa style yan. Itong F3 kasi or King's Indian Samish ay kilala talaga bilang agresibo at attacking style. Okay, so kasi kapag nag-knight F3 ang white, ito yung tinatawag na classical King's Indian. Okay, so bigay lang ako ng konting impormasyon. It's more on strategic. Okay, so yung F3 talagang ito talaga, pinipili talaga yan pag gustong bumomba kagad or talagang atake kagad. Na kung saan yan naman talaga ang paborito ni Tal. So bishop E3, E5, knight GE2, so C6, ayan. So pag C6, may intention na yung black to play D5 mamaya after he takes D4. So may possibility kumain sa D4 muna, then after knight takes D4, then magpapasabog ng D5. So dito ang ginawa ni Tal ay nag-early D5 kagad siya. So iniiwasan niya kagad yung mga early strike counter ng black na po pwedeng gawin. So kaya kinalose niya muna, nag-C takes D5, C takes D5, A6. So intending to play B5 para dito naman magkikreate ng pressure yung black mamaya. So inignore lang queen D2 kasi in a normal sense, nag-A4 kagad yan para mapigilan yung D5. Pero yun nga lang, nawi-weaken din kasi yung B4 square. So meron ding counterpart ang black dyan. So dito, nag-queen dito lang, hindi pinansin ni Tal. Knight BD7, G4. Yan. So ito yung isa sa gustong-gusto talaga ng Samish player. Yung pag F3, then followed with G4, then followed with H4. Yan ang tinatawag na pawn storming sa kingside. So sasamantalahin ng white yung pagbomba sa kingside. Tapos, with the energetic diagonal from C1 to H6 para mamaya ma-exchange yung talagang nagbibigay ng solid position sa king as fianchetto. Ayan, so pag G4, nag-H5 kagad si Gligorik. So gusto ni Gligorik kasi dito mag-commit kagad si Tal like G5. Ayan. Pero dito ang ginawa ni Tal ay nag-simple H3 lang siya. So minintain lang niya yung G4. So kaunting kaalaman lang ho, no? Ano ba mangyayari kapag nag-G5? Kasi yan talaga ang gusto mangyari ni Gligorik eh. So pag nag-G5, may pwede nang mag-knight E8, then itatransfer na yung knight sa queen side mamaya, then dito na magbo-boost ng forces ang black. Whereas ang white, papaano ngayon? Eh, na-close na. Kahit na pagpalagay na mag-H4 dito, naka-fix na. So wala nang possibility mabutas pa yung king side ng black. So yun nga yung tendency ng pawn storming, mabuksan yung king eh. Alright, so dito naman, kung ka-capture naman, so, syempre, knight ang pangka-capture kasi kung magpo-pawn takes ay malaking tulong uli sa puti na ma-atake ang black kasi manabuksan yung g-file. So, malaking kapabayaan sa black yan. So, dito, knight takes h5 ang pipiliin para still solid ang king side ng black and then maganda pa yung position ng knight sa h5 at nagbablock din sa potential h4, h5 na kung saan yan talaga ang pinaka-main na pambomba ng puti. Yan. So, hindi pwedeng i-capture din. Kaya dito napilitan na si Tal to play H3 para ma-maintain lang yung G4 and then iiritahin mamaya yung H5 na yan pagtira ng white with a knight G. So, yan ang inaabangan dito. So, dito nag-knight H7 si Gligorik. Nag-H4 na dito si Tal. So, sinamantala na niya. Kasi dito, since isa na lang naman ang tumetreten sa G4, kasi kanina hindi pwede mag-H4 kasi may knight pa ho dito sa F6 eh. So, dalawa pa. H and then may knight F6. So, nag-H4 na, intending to play knight G3 na yung paparating. Then dito, kinapture na. Nag-H takes G4, F takes G4. So, ito yung early stage na kaaya-aya sa puti
At sa black naman, medyo delikado ho. Kasi, pili nyo, mamaya pwede nang mag-H5. Yan ang pinakagustong-gusto ng Samish player sa white. Na kung saan talagang grabe, very annoying, nakakailang talaga. Hindi ko alam bakit ito yung naging decision ni ni Ligurik. Kasi looking na parang tinutulungan pa si Tal na mabuksan yung kingside eh. Bobombahin talaga yan. Ayan. So dito, kung babalik naman with Knight HF6 ulit, hoping na mag-GG5, hoping para maklose ulit, yun nga lang hindi na ganyan ang gagawin. So may possibility ng mag-Knight G3 si Tal. Then after H takes G4 and then mag-Bishop E2. Ayan. Okay, so actually sa Pilipinas, so marami ako nakikita, dinediretso to eh. Yan, nag-H5. Ito may diretso yan. Yung nga lang, risky yan. Kasi merong G takes F3 na kung saan maglaland yung or pupunta yung knight mamaya sa G4. So, hindi masyadong ma-prove. Hindi masyadong ma-prove dito ng white yung kalakasan ng mabubuksang H-file o sa madaling sabi, yung atake sa kingside. Hindi ma-prove kasi meron ding may counter din eh. Nagabal din tong pawn sa F3 tapos mamaya may knight G4 pa. So, marami ho akong nakita na kukumpleto ng black yung tamang counter play or defense. Yan. So, dito, a possibility to be safe, bishop E2 na lang. So, lumalabas parang nag-sacrifice lang ng pawn sa H5, pero mamaya naman mag-H5 na yan. So, pag H5, safe na yan. Kasi kung dito mag-GG takes F3, bishop takes F3, so may H5 na. So, followed with castle queenside, pag nakakasil na, magagamit na yung passive rook sa A1 at maitatransfer sa G-file para dalawa na yung pang-atake. May G-file, may H-file, ayan. So, dyan, naniniwala ho ako na talagang compensated na yung sacrifice pawn and then yung atake malakas man. Mas ready yung bishop E2. Okay, so yan ang nakita siguro ni Gligorik. Kaya dito, in-capture na niya. So, tingnan natin yung magiging countermeasure niya. F takes G4, bumalik with knight HF6. So, hoping again na mag-G5 si Tal and then iba-block niya with knight H5. Kaso, hindi ginagawa ni Tal. Nag-bishop H3 siya. Minimaintain niya yung mga pangiliti na po pwede niyang ipangiliti. So, dito nag-knight B6. So, magandang idea. So, to play knight C4. So, dito talaga kinakailangan kumounter ng lubos si Gligorik. Otherwise, wala. Wala nang kabuhay-buhay kasi andyan na yung pawn. Andiyan na yung mga pawns na talagang magmamarcha na para atakihin na yung black king. So dito, nag-bishop g5. Since nakahang kasi yung pawn sa g4, may bishop, may knight. So, nag-bishop g5 muna siya para at least may pressure sa knight sa f6. Then talagang nagpapa-knight c4. Ini-invite talaga ni Talian. Then ang queen d3 lang. So yan, nagustuhan ko itong queen d3 na ito. Good move. Sinasacrifice yung pawn sa b2. Pero ang ginawa dito ni Gligorik ay nag-queen c7. So, ano mangyayari kapag nag-knight takes b2? So, parang nagbibigay lang ng dessert. Okay, panghimagas si Tal. Kasi ganito gagawin niya. Mag-queen f3. You know, ipipin yung knight sa f6 na kung saan dito, pag queen f3, simple lang pero hindi na makakagalaw yung knight. Na kung saan pwedeng pilahan na yan mamaya. Pwede mag-castling sa kingside and madodoble na yung magiging tatlo na yung atake sa knight sa f6 at lalamang ng isang pyesa. So, ganun ho kasimple yung sacrifice sa b2 pero isang pyesa kapalit. Ang tindi. Kaso buwan na, hindi na pwedeng umalis yung queen. Kapag umalis, bitin naman yung knight. Pag hindi naman umalis ang queen, pipila pa rin. Magkakasling nga ho, tapos na-transfer yung rook sa f1. Tatlo nang lalabas na umaatake sa knight. Wala na, laglag ang isang pyesa. Para lang sa isang pawn na tinikman. So, ayan. So, ito na ho yung malalim na tricky idea. Yung Queen D3. So, pinapatikim yung pawn sa B2. So, nakita ni Gligorik yan. So, nag-Queen C7 siya. Nag-B3. So, okay na kailangan ng in-neutralize yan. Nag-Knight A3. Rook C1. So, development with tempo. Alright. So, dito, hindi natinag si Gligorik. Nag-Bishop takes G4 lang. Na kung saan yan ho ay pabalagbag at alanganing tira. Okay, sa alanganin ho yan. Okay, so i-guess nyo ho ang good move na ginawa uli ni Tal. So, you can post the video para mas makapag-analyze kayo ng mas malalim at matrain ng inyong analysis. Parang puzzle. Okay, so after a count of 5, ay itutuloy ko na ho uli. Start.
Okay. So dito ang ginawa, Vital ay simple bishop takes f6. Yan, so kinapture niya lang yung knight. So nakahang yung bishop sa g4. Bishop takes e2, king takes e2, bishop takes f6. Then dito, kasi akala kasi dito ni Grigorik parang normal lang. Yun nga lang, medyo kinapos kasi si Tal talagang, kumbaga, hustler to pagdating sa malayo ang analysis. Pagdating sa mga malayo ang analytical attacking ideas. Talagang master talaga to. Malupit talaga to si Tal. So dito, merong hindi napansin si Grigorik na knight b1. So, discovered attack sa queen, then nakabitin yung knight sa a3. So, persadong mag-queen a5 para hoping na pag kinapture, edi ni depensa. Yun nga lang ho, ay mayroong b5. So, yan ang masakit na hindi niya napansin. So, persado, queen takes b4, then nag-knight takes a3. Na one piece down siya dahil supportado ng queen. Yan ang natanaw ni Tal. So, pag bishop takes h4, then nag-knight c4. Siyempre, principle of worst piece. So, lamang nga ng isang pyesa, pero lagi ho nating pananatilihing aktibo ang ating mga pyesa. Kasi, baliwala ang lamang na yan kung hindi i-activate like knight c4 para makontribute ng ano, at ramdam na ramdam mo yung pagkalamang mo ng pyesa. Laging i-activate ang mga pyesa, hindi tulog. Okay, so pag knight c4, nag b5, knight b6, yan ang gusto ko kay Tal eh. Talagang hanggat maaari kung may itsurang pasugod, yun ang pinipili. So, nag-rook a d8. So dito meron na namang ginawang deep attacking ideas naman with bishop f5, discovered attack na naman sa bishop sa h4, then ayan, nagsasacrifice pang punit ng king hoping na mabuksan. Pupunitin niya talaga yan. So umiwas lang, rook cg1, queen b2 check, king f3, so looking na expose ang king pero kompleto yan at fortress ang position. So, pag sinabing fortress, so, hindi mapasok yung ibig sabihin. So, bishop f4, nag-rook g2, so medyo masama ang timpla ng queen dyan. Baka makagawa ng mga komplikasyong hindi inaasahan. So, pinaalis muna, ni-neutralize muna ni Tal. Nag-knight d7, atake sa rook sa f8, rook c8. Yan. So, dito, sinimplihan na lang, knight f6 check, persado king g7, knight h5 check, hindi makapture kasi open check. Then, nag-king g8, so bishop takes, ayun. Grabe, bugbog. Rook c2, syempre, bakit? Kasi fatal yung threat eh. Yan o, hoping na makatulog si Tal, eh hindi niya makikita yan. Yung nga lang, talagang sa mga panahong ito, kalakasan ni Tal ay gising na gising ang diwa. So rook c2, nag-rook takes c2, queen takes c2, queen a3 check, then queen b3. Yan. Syempre, kailangan salubungin na yan kasi lamang na ng pyesa, daani na sa yaman. Queen takes b3, a takes b3, g takes h5, rook a1. Siyempre, kailangan tikman yung weak, matamis na weak pawn sa a6. h4, uy, didiretso at magkikreate ng stable pass pawn, pigilan muna. King g4. So, anytime naman yon ay hinug na yun eh. Okay, so wag ho tayong capture ng capture. Pag nakakita tayo, capture kagad. Hindi. Merong dapat capturein kasi hinug na. Meron namang kakapturein mamaya na. Maniba pa yon, maniba, hilaw-hilaw pa, hindi pa hinug. So, kinakailangan pahinugin muna. So, dito, nag-bishop e3. Ayan, hinug na. Rook takes a6. May tempo sa d6. Persadong depensahan with bishop c5. Pumitas uli dahil hinug na rin. King takes h4. f5. So, wala. Kumbaga, ano na lang ito eh. Desperate move na eh. Desperado na eh. He takes f5, e4. So, b4. Ayan, namigay. Bakit? Kasi pag kinapture to, pwede na namang pitasin yung pawn sa b5 na kung saan walang depensa, kaya okay lang din yung sacrifice b4. So, kinapture, yun nga lang, nakaisip pa ng mas terribleng matinding pang-atake. Actually, mating attack itong gustong mangyari ni Tal. So, king g5 followed with king g6. So, talagang grabe ang kalikot ng isip niya. King f7, napuwersang umangat, rook a7 check at lumipat sa e8. Kasi pag nandyan yan, pwede kasing mag-g6 at f6, hopeless mate sa back rank ng black eh. So, then dito, nag-F6. So, after F6, ay nag-resign na si Grigorik dahil ay mag-F7 na. Then, after king F8, pwede na siyang mag-king G6. Then, hindi na mapipigilan yung rook A8, check, then promote into queen sa F8. Ayan. So, talagang kapag candidates player ka na talaga, ibig sabihin talagang matindihan ka na. Kaya, itong mga players na ho nito, talagang matitindi ito.
si Tal talagang malakas ang tricky ideas niya, malakas ang attacking ideas niya, at dyan talaga siya nakilala sa mga attacking kakaiba na malakas. Talagang mga superb ang lalim. Yan si former world champion Mikael Tal. So, okay ho. So, sana ho natuto kayo sa game na ito. At ngayon ho ay babati na tayo sa mga nagpapa-shoutouts. Binabati natin sila Coach Fel Alonsagay ng Bacolod, Albert Divina ng Marikina, Michael Aquino, Marian Lilo, Zev Mogrogaba Vlogs, It's Brandon Gaming, Vincent Quintia, Jelly from Whitey, Phil Dorias, Justin Clark Concepcion, Jesly Besana, Warren Makil, Dunong TV, John Gabriel Colico and Colico Family ng Bicol, Carl Ryan Pasqua, Flytrap, John Edmark Vergara, Choi Flores, Zedric Torres, at kay Kevin Joe Pelayo. Ayan, sa mga susunod na pong video, yung mga next shoutouts natin. Muli ho, ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing, ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.